The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Mga kalerto, Fernan Jota po ng Alerto Balita. Inanyayaan ko po kayo sa aking bagong Facebook page na ang address ay www.facebook.com/alertobalita.ph. Maraming maraming salamat. So, magandang Biyernes ng umaga. Oy, katatapos lamang ng programa nila Tita Mel Elizalde at ni Tita Rex Manuel. Oy, maraming salamat. At siyempre, Fernan Jota po ang makakasama nyo sa araw ng Biyernes, June 3. Ayun, kasama ko na naman po siyempre ang aking technical crew na si Angelo Gonzalez. Lo, good morning. At siyempre, magandang umaga sa aking boss, no? Sa aking mga boss na walang iba kundi sila Tita Mel Elizalde ng Elizalde Broadcasting. At siyempre si Tita Rex Manuel. At siyempre si Kuya Hill nandiyan din. Good morning at magandang araw ng Biyernes. Oy, unang-unang araw ng Biyernes. Ha? Siyempre, kanina nagkaroon siguro ng misa. Ha? Nagkaroon po ng misa dyan po sa Quiapo Church. Tama ba, lo? Ha? Quiapo Church, nagkaroon po ng misa. At syempre, yung mga kanina, napansin naman natin, yung mga barangay tanod, no ha? Yung mga barangay tanod natin, nagkaroon ng trabaho. Nagkaroon ng trabaho dahil nga iniiwasan nila yung social distancing. Inuulit ko lang, no, hindi pa po tayo ligtas sa COVID-19 na yan. At ito pa, may binabantayan pang monkeypox. Pero di bale, patuloy po tayong mag-aantabay kung anong gagawin ng DOH, ha? Dahil alam naman natin nung nakaraang programa natin, sinabi ko nga tumataas yung bilang diyan dito po sa NCR, no? Pero sana kaya magkaroon po ng tamang sistema. At syempre, bago po ako tuluyang umere, nais ko muna pong bumati sa Barangay 193 Zone 20 sa nasasakupan po ni Kapitan Mike Dawal. Magandang umaga. At syempre, dyan po sa kanyang mga kagawad. Ha, yung kanyang mga kagawad. At syempre, ang kanyang magagaling-galing na tanod. Ha? Maraming salamat. Isabay na lang natin yung mga maintenance nila. Maintenance and Eco Aid ng Barangay 193. Magandang Biyernes ng umaga. At syempre, magandang umaga rin po sa Barangay 26 na nasasakupan naman ni Kap Ron J. Advincula. Ha? Hindi bali na sir, basta't ang mahalaga, nandiyan ka pa rin at patuloy yung sinasabing malasakit at tulong sa lungsod ng Pasay. So nandiyan pa rin yung ating kaibigan. At syempre, ang PPTM o yung anti-crime ng Barangay 193 at syempre sa kanilang presidente na si Eva Tulagan, yung aming presidente. Magandang umaga sa mga anti-crime. Nagkaroon sila ng ikot kahapon at nagkaroon din po ng dakmaan, ng habulan para po dyan sa sinasabing mga illegal drugs na yan. Hindi pa kasi nagsisipagtigil. Huwag kayong tumigil. Ituloy ninyo. At hindi rin kayo titigilan, no? Hindi rin kayo titigilan ng PDEA, ng Department, diba, Drugs Enforcement Unit. Ha? Hindi rin kayo titigilan talaga niya, no? Talaga naman. Sinasabi ko nga, wag kayong tumigil. At patuloy naman kayong iusigin ng sinasabing batas na yan. Ha? Para dyan sa sinasabing, naku, talaga naman, oo. Yung sinasabing droga na yan. So, anyway, from Region 1 to Region 12, Luzon, magandang umaga. Visayas, magandang umaga. At syempre, ang Mindanao, magandang umaga. Ayun, ha? Sabi nga ng ating bagong Pangulo, sa June 30, ayun, ha? Sa June 30, magkakaroon na po ng sinasabing panunumpa
ng bagong presidente ng bansang Pilipinas. Ah, magkakaroon na. Saan ba gaganapin? Maraming nagtatanong. Ah, saan daw po gaganapin? Gaganapin po sa National Museum dito po sa Maynila. Dito po, malapit sa amin kinalalagyan ngayon, sa aming studio, eh malapit-lapit po dito. At baka siguro, magkaroon tayo ng ilang mga video. Ha? Sasabihin natin niya kay Tita Rex Manuel. Ha? Sasabihin natin yung panunumpa ni BBM sa National Museum. Ha? Siyempre, malapit dito sa atin. Eh, siguro, baka magkaroon tayo ng konting video. Ha? Magkaroon tayo ng video. Dahil yan po yung bagong presidente. At yan din po, no? Yan din po ang... magkakanlong. Ha? Yan din po ang magkakanlong ng problema ng Pilipinas na iiwanan naman. Naiiwanan naman ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ha? Dahil pag nanumpa na po yung bagong presidente, siya na po ang magpapatuloy. Siya na po ang magpapatuloy ng ng lahat ng kanyang mga naiwan, natapos. Ha? Siya na po ang magpapatuloy. Kaya nga gagawin ng bagong presidente. Hindi lang po 'yan. Ha? Hindi lang po 'yan. Baka magkakaroon din, ha? Dahil ang utang po ng bansang Pilipinas abay lumalaki na. Kundi po ako nagkakamali, nasa 12 trillion na kumbaga. Ha? Eh sana naman makapagbayad tayo. Ha? Pero bago 'yan, ayan nyo muna na ibigay ko sa inyo yung gagawing panunumpa ng ating bagong presidenteng Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ah, sabi nga ay manunumpa si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ika-17th Pangulo ng Pilipinas doon po sa National Museum. At ayon kay Sinaida Angping, incoming chief ng Presidential Management Staff o PMS, nagsagawa na ng ocular inspection ang inaugural committee ni Marcos sa lugar at nakita nila nararapat ito sa okasyon. Sabi nga po niya ay the National Museum of the Philippines building in its surrounding areas match up our requirements for President-elect Marcos inauguration. Preparation already in full swing to ensure that it will be ready. Biden, sabi ni Angping sa isang pahayag. Hindi lang po yan. Nauna nang sinabi ni Marcos na nais niyang gawin ang inaugurasyon sa Quirino Grandstand. Malapit pa rin po sa atin, no? Pero yan po yung una sinabi. Kung saan nanumpa ang karamihan ng mga naunang pangulo, pero ginagamit na rin ang lugar para sa COVID-19. Dahil nga marami ng ano eh. Marami na po yung mga, yung mga facilities itinayo ni Mayor Isko Moreno diyan, ha? Yung pong kanyang mga tinatawag niyang parang ospital, nasa tapat po ng Quirino Grandstand 'yan, kundi po ako nagkakamali. Hiniyayag naman ni Angpin na mas mahalaga ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamayan, kaya iniwasan nila na matigil ang pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga pasyenteng may COVID-19. Sabi pa niya, the safety and welfare of our people are paramount. As such, we choose to avoid disrupting the medical care being given to the COVID-19 patient. House there is, sabi pa ni Angping, ito ang niandailan kaya ipinalit ang National Museum para sa panunumpa ni Marcos. Ang Pambansang Museo ay diniseyo noong 1918 at tuluyang matatapos noong 1926 na ginagamit bilang National Library of the Philippines. Nawasak ito noong ikalawang digmaang pandaigdig at muling inayos mula 1949 hanggang 1950. Bukod kay Marcos at iba pang pangulo ng Pilipinas ay nanupa sa Pambansang Museo ay kinabibilangan nila Manuel L. Queso 1935, Jose P. Laurel 1943 at Manuel Rojas noong 1946. Isipin mo, ang dami na palang nanumpa doon sa National Museum na yan. So, yun na nga po, no? Magkakaroon na po ng inauguration ang ating bagong presidente at sana naman ay, meron ba tayong ano? No? Meron ba tayong palakpak dyan? Meron? Ay, bigyan nga natin ng konting palakpak, no? Kung meron tayo.
Ha, palakpakan mo nga ng konti, Lot, ng masiyahan naman. Ha? Eh, para naman eka nga itong uumpisa. Kumbaga sa ano, pinangungunahan na natin. Ha? Pinangungunahan na natin yung sinasabing palakpak sa kanyang panunumpa. At syempre, sana nga inuulit ko, no? Inuulit ko na mabigyan ng pagkakataon yung ating mga mamamayan na ang kinabubuhay ay yung pong pangingisda dyan po sa West Philippine Sea. Hindi ko po nga malaman. Ngayon pa lamang, pumapasok na sa teritoryo natin. Ha? Hindi pa nanunumpa yung bagong presidente, pero itong mga Chekwa na to, ha? Itong mga Chinese na to, ha? Lumalagpas na. Pumapasok na sa teritoryo ng Pilipinas. 'Di ba? Kundi nga po ako nagkakamali, baka na unti-unti lumalaki, unti-unti sumasakop. Eh sana naman mabigyan ng pagkakataon ng ating pangulo at mabigyan din ng pansin. Ha? Mabigyan din ng pansin ang sistema sa West Philippine Sea. Kasi problema na po 'yan. Isang malaking problema 'yan. Bago yung kahirapan, sa bagay ang kahirapan dati na eh. Ha? Ilang presidente na ang dumaan bago maging 17. 'Di ba? Ang kahirapan nandiyan na at pinapahirap pa ng bansang ito. Bakit kamo? Kasi yung mga mangingisda natin na ikinabubuhay eh sa yaman ng dagat, hindi sila makaporma, hindi sila makapasok, hindi sila makapunta sa gusto nilang puntahan. Bakit? Binubuli. 'Di ba? Binubuli ng bansang ito. Ano ba ang laban ng isang bangkang kahoy doon sa barko na bakal? Ang dami na pong kaso at ilang kaso na rin po yung ating isinampa at ilang beses na rin po tayong nanalo sa tribunal na yan. Pero ang pinagtatakan lang po, bakit hindi kilalanin ng bansang China itong sinasabing pagkakapanalo ng bansang Pilipinas? Ano po ba ang dahilan? 'Di ba? Ano ba ang dahilan? Wala naman dapat silang ikadahilan. Dahil 'yun ay sakop ng bansang Pilipinas. Atin 'yun eh. Atin. Hindi naman kailangan na heka nga eh sakupin mo. Alam niyo, sa totoo lamang, marami po ang nagtatanong sa inyong lingkod. Ano po ba daw ang dapat gawin? Ha? Ano daw po ang dapat gawin para eka nga itong mga sinakop ng bansang China na to ay mabalik sa bansang Pilipinas? Dahil ba tayo napakaliit lamang at walang kakayahan? 'Di ba? Bakit tayo nanalo ng ilang beses sa kasong ito na tribunal? Bakit ilang beses tayo kumaso na nanalo tayo na hindi pinapansin ng bansang ito? Diba? Malaking paliwanagan, malaking katanungan. 'Di ba? Kasi unang-una, ano ba yung mga kaganapan? 'Di ba? Ano po ba yung madalas na nababalita? Ang dami, merong bangka, binangga, wasak. Ilang tripulante palutang-lutang sa dagat. Mabuti na lang na meron tayong mga magagaling na coast guard na agad na rumoresponde. Ha? Nagre-responde do sa mga pangyayari. Kung hindi ka babanggain, titirahin ka ng water cannon para lumayas ka lang.
Di ba? Kung hindi naman, lalapitan ka at pipiliting kang ibuli. Di po ba? Hindi lang po yan. Magkakaroon pa tayo ng problema, ha? Baka yung sinasabi ng ating bagong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bababa ang bigas, eh ngayon pa lang, ang Vietnam at Thailand, parang lilimitahan na yung pag-i-import nila ng bigas o pag-i-export nila ng bigas sa atin. Pero sa totoo lang, nung unang panahon, ito inuulit ko lang ha, inuulit ko lang, hindi alam to ni Angel Loy. Ito ha, ulit ko lang ha, pakinggan mo ha. Oh. Nung unang panahon, tayo ang nagsusupply ng bigas sa mga bansang yan. Yan po ang katotohanan. Ang bansang Pilipinas ang siyang nagsusupply ng bigas sa mga bansang Vietnam, Thailand, Indonesia. Tayo po ang nagsusupply. Dahil sa lawak ng taniman ng bansang ito. Pero pag masdan nyo ngayon, ilang village yung tinatayo? O diba? Pag masdan ninyo, pumunta kayo ng NLEX, papunta kayo ng Pampanga, kaliwat kanan, mapapansin ninyo nung araw, napakalawak ng taniman ng palay at alos maraming Pilipino ang umaasa sa pananim na yan at tayo ang nagbibigay ng bigas sa mga bansang yan. Pero ngayon, tayo ang umaangkat. Bakit? Sa dami ng mga executive village o yung mga village na tinatayo na sinasakop ang mga palayan na yan. Yan malaking problema. Problema din po yan. Eh baka nga dumating ang sistema, baka magkaroon tayo ng taggutom pagdating sa ganyang sistema at sitwasyon. Oh, di po ba? Kaya nga inuulit po ng Alerto Balita ang sistemang ito. Ang bansang Pilipinas ang nagbibigay at nag-e-export ng bigas diyan sa mga nabanggit kong bansa. Vietnam at Thailand. Tayo po. Eh kaso nga ang nangyayari? Ang nangyayari, ha? Ektaryang village. Ektaryang pagtatayo ng mga bahay-bahay. 'Di ba? Mga bagong kalye na kung saan kung titignan mo hindi mo kung saan patungo. 'Di ba? Malaki ang nasasakop. Malaki yung nasasakop. Natural, kapag sumakop ka, hektarya din. Ano pa ang pagtataniman? Di ba? Ano pa ang pagtataniman natin? Kung ganun ang sistema. Ay, nako. Pero nga sana, sa pagkatapos ng panunumpa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay mabigyan sana po ng pansin sapagkat ayon po dito sa babasahin ko yung taas buwis daw hindi daw po prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos o ni PBBM. Hindi daw niya yung prioridad. Ha? Sabi nga niya, hindi prioridad ni President-elect Bongbong Marcos Jr. ang paglikha at pagtataas ng buwis. Sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na mismong si Marcos ang nagsabi nito kamakailan dahil hindi umano maganda na buwis agad ang pag-uusapan sa pagpasok ng bagong administrasyon. Batid naman umano ni Marcos na hindi ito ang gustong marinig ng taong bayan. Sa bagay, kahit naman sino, no? Kahit naman sino, ayaw pong pag-usapan pagdating sa buwis. Diba? Batid naman umano ni Marcos na hindi ito ang gustong marinig ng taong bayan. Sa totoo lamang,
talagang ayaw marinig ng taong bayan kung yan ang pag-uusapan. Ha? Gitpa ni Subiri na sa halip na mataas o bagong buwis, mas nais ni Marcos na tapalan ang mga butas sa pagkolekta ng buwis ng tinutukoy ay ang mga pagsawata sa katiwalian para sa pagkolekta ng Bureau of Internal Revenue o BIR at Bureau of Custom o BOC ng tabang buwis at maipasok sa kaban ng bayan. Unahin nyo na po ang BOC. O yung Bureau of Custom. Custom. Ha? Unahin nyo na po yung Bureau of Custom. Custom. Ha? Ano ba yun? At ayon pa sa majority leader, ito ang pagtutunan ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Committee on Ways and Means sa pagpasok ng 19th Congress. Ang nasabing committee ay tumatalakay ng mga panukalang taas tungkol sa pagbubuwis. Matatandaan na sinabi ni Finance Secretary Carlos Dumiguez na kailangan ng bago at mas mataas na buwis para mabayaran ang mas lumulobong utang ng bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Ha? Pero sa akin, sana mapag-aralan. No? Mapag-aralan po sana, maging maayos po sana at sana makabawas tayo sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ng ating bagong Pangulo, sana mabawasan ang utang ng bansang Pilipinas. Pero sabi ko nga, darating din, no? Darating din ang sistema na baka tayo ay makabawas doon po sa pagkakautang ng ating bansa. At kung hindi rin po ako nagkakamali, ang pagkakautang ay nasa 12 trillion. Ha? Ang kinatatakot pa natin, baka ako, nako, sabi ko nga, katulad na lamang itong mga tinapay, di ba? Inuumpisahan na ng ano? Inuumpisahan na yung pagtaas ng presyo. Alam niyo po ba, kanina lamang bumili ko ng, kanina lamang, bumili ako pandesal. Ha? Bumili po ako ng likod ninyo, bumili ng pandesal ng umaga kasi nagpapandesal ako sa umaga. Pero hindi ako nagkakape. Tapos bumibili ko ng pansit, pinapalamanan ko sa pandesal kasi paborito ko ganun eh. Alam niyo po ba kung ano itsura ng pandesal? Ha? Ang itsura ng pandesal, parang ganito lang kalaki. Pag pinalamanan mo ng ano, pag hindi mo pinalamanan, pwede mong isubo ng isang subo lang. Pero dati, ang pandesal, hindi mo masusubo ng isang subo lang. Ah, siguro mga 2 kagat. Eh ngayon, hindi mo masusubo mo na isang beses. Isang beses lang eh. Di ba? Oh. Kapernan, kahapon lang po, kagabi po ay nagkaroon po ng pag-ikot ang anti-crime kasama po ang kanilang presidente na si Eva Tulagan. Kagabi, nagkaroon daw po ng ano, ng pag-ikot. At sana yung pong mga pag-ikot-ikot na 'yan, mabigyan tayo ng mga picture. At sa susunod sa susunod na programa natin ay baka maglagay tayo ng mga picture, ha? Ng anti-crime para po doon sa mga nagagawa nilang event, gagawin po natin, no? Ha? Sa bagay, nandiyan dyan naman si Angelo, magaling tong bata na to eh. Ha? Gagawin po natin yon para po lahat po ng mga naiikutan, lahat po na ibibigay na sistema, maayos at maging tama. Ha? Ibig sabihin, nakita nyo, hindi po prioridad ng bagong Pangulo yung taas buwis. Pero sabi nga nila, yung taas presyo ng tinapay dahil sa taas ng halaga ng sangkap. Tumataas, sana naman lagi, nako, sana, no? Sana, mabigyan ng mapagtuunan ng pansin. Dahil, sabi po dito, ay nilinaw ng pamunuan ng Philippine Association of Flour Millers Incorporated Palm Mill na ang pagtaas ng halaga ng tinapay dahil sa tumaas na presyo ng sangkap sa paggawa ng tinapay, hindi dahil sa kakulangan ng harina.
Ayon kay Farm Meal Executive Director Ricardo Pinca, walang storage sa supply ng harina sa ating bansa. Malinaw yan, meron tayong 90-day supply available at any time. Ang problema ay tumataas ang presyo ng lahat ng ingredients sa paggawa ng tinapay, sabi ni Pinca. Binigyan din ito na magiging malaki ang kalugian ng mga nagtitinapay kung hindi mga ito ang mag-a-adjust sa presyo ng mga panindang tinapay. Hindi naman niya anya direktang apektado ang Pilipinas sa export ng harina kahit na may gera sa Russia at Ukraine dahil sa tatlong pangunahing bansa na pinagkukunan ng harina ang Pilipinas tulad ng Estados Unidos, Canada at Australia. Yung mga bansa na bumibili sa Russia at Ukraine na hindi na makakabili sa kanila, kaya ang nangyari, nagpupunta sila ngayon sa US, Canada at Australia at doon sila bumibili, kaya tumataas ang presyo, na paliwanag ni Pinca. Oh, yun ang sinasabi ko, di ba? Yun po yung nakatago, ha? So, sa akin pong pagpapatuloy ay nais ko rin pong bigyan, ayun, ha? Ito po, ha? Nagkaroon po ng ano, sabi dito, China, ha? Yung China daw po, yung China, dinedma ang fishing ban protest, ha? Binasura ng China, ayun, binasura na naman, ha? Binasura na naman po. Ibinasura ng China ang umano'y hindi makatuwirang akusasyon at protesta ng gobyerno ng Pilipinas laban sa kanilang unilateral fishing ban sa West Philippine Sea. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Xiao Lijian nitong Miyerkules, ang deklarasyon ng Beijing sa fishing ban ay epektibo noong Mayo 1 at inaasahan na magtatagal hanggang Agosto 16 na siyang standard measure upang pangalagaan niya ang kanilang mga resources o mapagkukunan nito. Ha? The summer fishing moratorium in the South China Sea adopted by China is a normal measure of protecting marine biological resources in waters under China's jurisdiction and manifestation of fulfilling obligation under international law including UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. By the Chinese side, din pa ng opisyal at ginanip na press conference, ginanip pa niya na hindi matatanggap ng China ang unwarranted accusation ng pamahalaan ng Pilipinas. Instead, the Philippines should view the ban in an objective and correct perspective, dagdag pa nito. Noong Mayo at 30, nag-ayon ng Department of Foreign Affairs ng panibagong diplomatic protest. Eto na naman. Ha? Magpo-protesta na naman tayo. Pagkatapos natin magprotesta, mananalo tayo. At pag nanalo tayo, ipadadala nila ibabasura. Di ba? At tatakutin ka pa. Di ba? Ang dami. Ha? Eto na naman. Magpo-protesta na naman po tayo. Di ba? Ngayon, doon po sa pagpo-protesta natin, ha? Doon po sa pagpo-protesta natin, magbibigay na naman po tayo ng panibagong eka nga. Magbibigay na naman tayo ng panibagong batas. Sa totoo lang, ang dami na natin pagkakapanalo. At iginit ng Department of Foreign Affairs na bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEC ng Pilipinas ang lugar na inilagay sa fishing ban ng China. Amin yan eh. Yang sinasakop ng China, amin yan. Nasa bansang Pilipinas yan. Yan po ang makatotohanan. At ilang beses na rin kaming nagbigay at nagprotesta sa tribunal na sinasabing nasasakop ng China at ang nasasabing nasasakop ng West Philippine Sea.
amin yan eh. At dyan din po kumukuha ng kabuhayan ang ilang Pilipino na mangingisda ng bansang Pilipinas na binubuli ng China at hindi makapunta doon sa sinasabing mga lugar na pinagkukuhunan nila. Pero sa totoo lamang po, ang inyong lingkod na si Fernan Jota, ilang beses na po akong nag-interview sa Baudy Masinloc ng Zambales, ang ginigiit nila, hindi sila makapasok dahil dinitira sila ng water cannon ng China. Pero sa totoo lang, ang sinasakop po ng China ngayon at habang lumalaki, yan po ay sakop ng EEC ng Pilipinas o Exclusive Economic Zone ng bansang Pilipinas. Ang hindi ko lang po alam at hindi lang po maarok ng aking pag-iisip kung bakit kailangan na tayo ang magmakaawa para lang makapangisda at makapasok doon sa sinasabing economic zone ng Pilipinas. Makapasok ka man, ano po ba ang magiging panlaban ng isang bangkang kahoy sa isang barkong debakal? At inuulit ko rin din po na ilang kaso na ang ginawa ng China sa ating mangingisda, katulad na lang po nung nangyari dito po sa lugar ng Mindoro, sakop ng Palawan, na binangga nila na ilang araw na yung mga mangingisdang tripulante na mangingisda na palutang-lutang sa ating karagatan. Buti na lang mayroon tayong magagaling na Coast Guard na agad na magre-responde sa mga ganyang pangyayari. Di po ba? Napakahirap. Ngayon, eto. Mag-aano na naman tayo ng panibagong diplomatic protest. At mananalo tayo uli. At kapag nanalo tayo uli, ibabasura ulit ng China. At sasabihin nila, amin yung nasasakupan ng Pilipinas. Pero sa totoo lamang po, tingnan ninyo, kahit sa satellite, tingnan ninyo ang guhit. Yung sinasakop nila, pumapasok na sila sa ating bansa. Pero kung tutusin, threat po na yun eh. Threat po sa ating bansa yun eh. Sa totoo lamang. Kaya nga po hindi tayo gaanong makakampante. At yan din po ang sasaluhin ng ating bagong presidenteng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At sana sa kanyang panunumpa sa katapusan ng Hunyong ito sa National Museum na gaganapin dito po sa Maynila, sana po'y mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan na makabalik doon sa nasabing lugar na pinagkukunan nila ng yaman ng dagat. Marami na po tayong ginawa, no? Marami na ang ating gobyerno, marami na pong ginawa para diyan lang sa sistema na 'yan. But anyway, sabi dito, proteksyon ng media, palalawakin, sabi daw po ni Ms. Trixie Angeles. Bubuo ang administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ng mas malawak na polisiya para sa ikaligtasan ay kabubuti ng mga nagtatrabaho sa media.
Ipinayarag ito kahapon ni incoming President Secretary Trixie Cruz Angeles kaugnay sa panawagan ng media na ipagpatuloy ni Marcos ang pagsuporta sa Presidential Task Force on Media Security. We are always concerned about the safety of our journalists. We are creating possibly a new policy on the one, possibly also make it a little more expansive. We are already working on it. Ayon kay Angeles sa laging handa public briefing. Planoan niya nila na palawakin ang binibigay na proteksyon para sa mga mamayag na ang ilan ay apektado rin sa pandemya. So, nako, napakaganda po nito. At sana naman maraming salamat po doon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ma'am, saludo po ako doon sa sinasabi niyo. At sana mapalawak pa, no? Mapalawak pa at mabigyan pa ng pagkakataon yung ilang sa ating mga media practitioners. At syempre, ito po, meron pong report dito si Dexter Estrella, yung ating pong report diyan po sa Maynila, ay yung daw pong MRT 3 escalator bumigay. Ha? Sa dagsa ng pasahero. Nako, sa dami daw po ng pasahero. Nilinaw na pamunuan ng Mayor Capernan. Ano 'yun? Baliktad ah. Capernan, nilinaw na pamunuan ng Metro Manila Transit o MRT 3 Line 3 na posibleng bumigay subalit agad namang naayos ng escalator sa Ortigas Avenue Station nito na nagdulot ng pagsisiksikan ng mga pasahero at dumadaan sa footbridge sa naganap kamakailan. Sa inilabas na payag ng MRT 3 kahapon, nasira umanong escalator ng northbound side ng Ortigas Avenue Station dahil na rin sa ginagamit ito bilang single entry at exit point kung kaya't nagdulot ng pagdami ng pasahero na nagsisiksikan hagdan at footbridge. During the normal operation, the escalator is used access of MRT 3 passengers, bus passengers, and passers by going to and from nearby malls. While the stairway, it used existing MRT 3 passengers. Sana dapat pa ano, patibayin, no ha? Kasi alam nyo, sa totoo lamang, hindi lang po yan. Ito pong pagpasok ng Hunyo at maanuan na yung sinasabing face-to-face classes, eh dadami na po ang pasahero. Lalong dadami pa ang pasahero. Sa totoo lamang. Ha? Dadami at dadami. Naku, sayang, ano? Nandito sana yung, alam nyo, sa totoo lamang, meron po tayong isa pong broadcaster dito na may alam sa SSS. Sir. Pero sana ay nako, bigyan natin misa ng isang magandang maraming magawa yung ating ano, yung ating SSS na yan. Meron kasi baka magkaroon po kasi tayo ng problema dito, di ba? Oh. Ha? Dahil ayon po dito at thank you rin doon sa ano. Thank you rin doon sa report ni Dexter Estrella, no? Yung ating pong reporter diyan po sa Maynila. Walang iba kundi si Mr. Dexter Estrella, ha? Problema sa illegal drugs. Ayun. Nako. Ha? Hindi lamang ang 13 trillion na utang ang iiwanan ni President Rodrigo Duterte kay President-elect Ferdinand Marcos Jr., kundi ang malaking problema sa illegal drugs. Sa kasalukuyan ay palala ng palala ang problema sa droga na noong una ay inaakalang malulutos ng Duterte administration pero nabigo si Pangulong Duterte. At inamin naman niya ito, ipinangako niya noong 2016 na kumakampanya siya sa anim na buwan lang at tataposin niya ang problema sa droga. Pero hindi nagkatotoo ang pangako sapagkat anim na taon ang lumipas at ang problema sa droga ay lalo pang lumala. Maraming kabataan at matatanda ang lulong sa shabu at iba pang mga droga. Alam niyo, sa totoo lamang, Ang nadadali po kasi yung mga maliliit. Pero yung mga malalaki,
parang napapag-iwanan at hindi nadadali. Ha? Yun eh, 'di ba? Yun yung sinasabi. Ito pa. Ha? Oh, meron dito pa isa pa na ano ni Dexter. Oh, sabi dito, Digong, kinalampag, Pangulong Digong, kinalampag ang benepisyo ng mga solo parent. Nako, eh sana. Sana ito, maganda to. Magandang, maganda itong mga sinasabing, ha? Nanawagan ang Gabriela Women's Party kay Pangulong Rodrigo Duterte na isang batas sa panukalang magdagdag sa benepisyo na natanggap ng solo parent. Sa isang Twitter post, sinabi ng Gabriela na nakakatanggap siya ng impormasyon na nakakiling ang Pangulo sa pagbabasura ng expanded solo parents welfare bill. We must not let that happen. Let supplity of our call to enact additional benefits for solo parent, especially this very difficult time. Gait ng Gabriela, sa ilalim ng panukalan ng mga solo parent ay binibigyan ng 1,000 ayuda ang 30% diskwento at exemption sa pagbabayad ng value added tax o VAT sa mga piling malagang pangangailangan gaya ng gamot. Bibigyan din ng mga solo parent ng 7 araw na parental leave. Nilapitikan ng Kamera at Senado ang panukalan noong Enero pero naipadala lamang sa Malacanang nitong nakaraang buwan. So ibig sabihin, hindi pa pinag-aaralan pa. So marami pang dapat na pag-aralan. At syempre, punta na po tayo doon sa tama nating tinatalakay natin, ha? Yung pong DOH, ha? Natili daw pong low risk ang bansa sa COVID-19 sa kabilang mga naitalang pagtaas ng kaso nito sa maraming lugar sa Pilipinas ayon sa Department of Health o DOH. Batay umano sa datos ng DOH, 70% ng mga lalawigan highly urbanized city at independent component city ang nagpakita ng pagtaas ng mga kaso ng COVID. Subalit, sinabi ng DOH na low risk pa rin ang Pilipinas sa COVID. Bukod pa rito, ang mga severe at critical cases ay mababa pa sa 1.5% ng mga aktibong kaso. Sa kabila nito, nagpaalala ang DOH sa publiko na ipagpatuloy ang pagsunod sa mga health protocol tulad ng pagsusot ng face mask, paghuhugas ng kamay at iba pang hakbang para maiwasan ng mahawa ng virus. Sa totoo lamang, sana ganun ang gawin. Lagi natin sinasabi rito, lagi natin sinasabi na sana ay sumunod po tayo sa health protocol upang maiwasan po natin yung pagdami ng COVID-19 o ng Omicron na to. At sana lagi po tayo sumunod. Tandaan nyo, hindi pa po tayo ligtas. Hindi pa po tayo ligtas sa COVID na to. Pero bago yan, magbabalik po kami, magpakilala lang po tayo ng ating Facebook page. Mga kalerto, Fernan Jota po ng Alerto Balita. Inangyayaan ko po kayo sa aking bagong Facebook page na ang address ay www.facebook.com/alertobalita.ph. Maraming salamat. Mga kalerto, Fernan Jota po ng Alerto Balita. Inangyayaan ko po kayo sa aking bagong Facebook page na ang address ay www.facebook.com/alertobalita.ph. Maraming salamat. So sa aming pagbabalik, maraming salamat ulit, Lo. At syempre, thank you very much po sa mga sumusubaybay sa ating pong programang Alerto Balita. Siyempre ang ating pong programa ay mula araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, hagana po ng alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At siyempre maraming salamat din po doon po sa aking mga boss, ha? Si Tita Mel Elizalde at siyempre si Tita Rex Manuel at siyempre si Kuya Hill. Magandang maganda at thank you very much. At siya nga,
sa mga kababayan po natin, no? Sa mga kababayan po natin, lagi ko po sinasabi sa inyo, hindi pa po tayo ligtas sa COVID-19. Kaya sana po sumunod po tayo sa social distancing, alcohol, face mask at sa lahat po ng mga matataong lugar. Iwas-iwas po tayo. At syempre, nako, init, ulan, lamig ang mapapala natin ngayon. Kaya ingat-ingat din po tayo sa sipons at sa lagnat. Ha? Lalong-lalo na pag-ingatan din po natin yung sinasabing, ha? Yung sinasabi po na monkeypox. Nako, ingat-ingat din po tayo. So anyway, maraming salamat po. Si Fernan Jota na naman ang inyong nakasama. Siyempre si Angelo Gonzalez, yung inyong pong nakasama sa loob po ng isang oras. Maraming salamat po. Maraming salamat Luzon, Mindanao. At sa lahat po na sumusubaybay ng Alerto Balita, maraming salamat po. At siyempre, lagi nyo pong tatandaan, Diyos po ang ating gabay, Diyos po ang ating tagapagligtas, at Diyos po ang nag-iisang Diyos sa ating buhay. Lagi po nating ibigay ang presensya sa ating mahal na Panginoon. Siya lang po ang makakapagpabago sa atin sa lahat ng bagay. Ha? Sa lahat din po ng inyong hiling. Diba? Sa lahat ng inyong hiling, siya din po ang magbibigay. Ha? Huwag po tayo mawala ng pag-asa dahil lahat po ng problema at sa lahat po ng problema ng bansang ito, ang Diyos po ang tutulong sa atin. Kaya lagi po tayo manalangin. Ha? At ibigay po natin ang ating presensya sa ating mga sa ating mahal na Panginoon. So maraming salamat po. At magkita-kita po tayo sa araw ng Lunes sa ganap na alas 11 uli. Siyempre, Fernan Jota po ang inyong nakasama at Angelo Gonzalez. Maraming salamat po. God bless. Hasta la vista, baby.